Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Sultan at ang weigh-in ni Lopez at Cambosos. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kahapon nga po mga idol ay makikita natin sa video ng ating kaibigan na si Pau Salud ng Pauka Sports ang latest interview ng ating isa pang pambato ngayon sa Bantamweight Division na si Jonah Sultan. Katulad po sa mga bigating pambato natin sa nasabing division ay isa din po si Sultan sa naghahangad na mabigyan ng pagkakataon na makalaban ang Unified Bantamweight World Champion na si Japanese Monster na Oya Inoue. Ayon kay Sultan ay bawat laban naman daw ay may paghahandang ginagawa kung saan pag-aaralan mo ang mga estilo at galaw ng iyong makakasagupa sa ibabaw ng lona. Kaya naman ganun din umano ang gagawin niya kung sakaling mabigyan siya ng pagkakataon na makatapat si Oya Inoue. Paliwanag ni Sultan na magaling at malakas daw talaga kasing fighter ang pambato ng mga Hapones. Subalit may kahinaan din daw ito. At dahil dyan ay tinanong si Sultan ng isa sa mga nag-i-interview kung alam na daw ba nito ang kahinaan ni Inoue. Dito naman sumagot ang ating pambato na kapag tinamaan niya daw ito ng mga suntok ay doon na manghihina si Oya Inoue. Siyempre pag natamaan natin yan, yan yung kailangan mo nasaktan yung kalaban mo para magdadalawang isipin sa iyo at kasalukuyan namang tahimik si Inoue patungkol kay Jonah Sultan at tila focus na focus ito sa pag-eensayo para sa paparating niyang laban sa Japan kontra sa Thai fighter na si Aran Dipaen. Sa kabilang banda naman mga idol ay naganap na nga po kanina ang final weigh-in sa pagitan ng dalawang undefeated fighters ng 135-pound lightweight division na sila Teofimo Lopez at George Cambosos Jr. Sa weigh-in ay tumimbang ng saktong 135 pounds ang kampyon. Habang ang mandatory challenger naman na si Cambosos ay tumimbang lamang ng 134.4 pounds. At dahil parehong pasok ang kanilang mga timbang sa 135-pound lightweight limit, kaya naman ibig sabihin nito ay tuloy na ang sagupaan ng dalawa bukas. Sa face-off ng dalawa ay kapansin-pansin na nanlilisik na ang mga mata nito, na parabang gigil na silang saktan ang isa't isa. Nagkakapersonalan na din ang dalawa. May nabuo na kasing galit sa pagitan ng magkabilang kampo, kaya naman dahil dyan ay ang kanilang bakbakan ang isa sa pinaka-inaabangang laban ng mga boxing fans bago magtapos ang taon na ito. Parehong umaapaw ang kumpiyansa ng dalawa na tatalunin nila ang isa't isa. Habang si Cambosos naman ay sinabing wala siyang balak makipagkamay kay Lopez anuman ang maging resulta ng kanilang pagtutuos. Bukod dyan ay pati ang mga kababayan ni Cambosos na dumayo sa weigh-in ay nakisawsaw na din, kung saan nakipagpalitan din ang mga ito ng maiinit na salita kontra kay Lopez. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.